Eto, sasagutin ko na siya, guys. Shitsuri. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna be reading your assumptions about me. So basically, ang nilagay ko sa Instagram stories ko is that it's true or false. So, nung binabasa ko yung mga sinend nyo, na-realize ko it's basically your assumptions. It's your assumptions from way before pa to until now. So, I wanna address it for the first and last time. Ayun. First off, I just want to apologize kasi yung huli kong video na pinost is the My Boyfriend Does My Makeup Challenge. Actually, putol yun. Hindi ko na na-upload yung part 2 kasi parang hindi na parang medyo naging conscious ako sa situation dahil nagkaroon ng Ulysses. So, parang hindi siya right time to upload it hanggang sa nakalipas na ilang months. So, hindi na siya timely, ganon. So, yun, sorry, part 1 lang. Anyway, let's jump right to it, guys. So, itong mga assumptions nyo about me, actually, matagal ko na siyang nababasa. And, naisip ko na, it's about time, siguro, para sagutin ko yung iba doon, or most of it. Para next time, hindi na siya lalabas, hopefully. So, ayun. Okay, first off is, this one, I get sobrang madalas, even in person, as in even my friends or the people I get to talk to. Kapag kunwari nagkausap na kami, tapos na, hindi ko alam kung bakit mamimension yung mga first impression, ito lagi lumalabas. Suplada, false. Sobrang false. Kasi hindi po ako mataray, hindi ako snobbish. As in kahit tanongin yung mga ibigan ko, hindi talaga. Ayun, okay. Next is, ito yung sagot kung bakit ako laging natatanong kung suplada, ganyan. Guys, aside from being an RBF, ito talaga yun eh. Introvert. Yes. It's a big yes. Hindi ako introvert in a sense na kahit sobrang close ko. Introvert ako sa mga first time ko makilala or sa unfamiliar circle or situation. Alam niyo yung 16 personalities na website kung saan parang magte-take ka ng test tapos ibibigay nila sa'yo yung ano mo, personality, ano mo. Forgot what it's called. So, anyway, I've been taking that siguro noong una 2014, tapos 2017, tapos 2020 recently. So, nakita ko yung difference, yung naging transition ng results ko. Kasi I started, noong 2014, I was ENTJ. So, it's an nasa extrovert side ako. Tapos ngayon, ang result ko is ISFPT. So, actually, ang sabi nila ISFP is the opposite of ENTJ. So, nakita nyo yung twist ko nun. Parang nag-360 ako. So, siguro it's based on your experience. I'm not sure ah, hindi ako psychologist, hindi ako psychiatrist, pero I'm guessing kasi on my personal opinion or experience, what changed me was my experience the years between those tests. So, ayun. Okay, next, hot-tempered. I wouldn't say hot-tempered, pero siguro short-tempered. Sige, gano'n. Sa amin ni Don, mas mahaba yung pasensya niya. Or, hindi eh. Kasi ay, hindi naman, ano ba, parang, ngayon kasi, parang I'm trying to just go with the flow and, alam niyo yun, para hindi ko na siya masyado isipin. Ayoko kasi nang nasa-stress kasi sa condition ko, bawal akong nasa-stress kasi nagkakaroon talaga ng iba talaga. So, as much as possible, iwas talaga ako sa stress. So, the patience I try to put there. Ganon. Okay, next. Not yet ready to settle down. Right now, hindi pa. Basta this year, hindi pa. Hindi pa pwede. Kasi hindi pa tayo stable. So, hindi pa tayo ready. Okay, next is kuripot. Siguro,
Basta sakto lang. Let's put it there. Yun na yun. Okay, next. Okay, eto. Sasagutin ko na siya, guys. Pero please, sana this is the last time. Kasi don't need to like explain ourselves. Pero just to put all the questions to rest, I'm answering this question, okay? Nagkaroon ba kayo ng misunderstanding nila Ana noon? Kaya MIA sa vlogs. Okay. Yes, that's the right term, misunderstanding. Kasi, I did na, parang hindi naman siya galit. Parang nagkaroon lang talaga, doon siya nag-start sa misunderstanding. Ito. May hard feelings pa din kay Ana. And ito kasi magkakonnect yung sagot dito eh. And 100% okay na ba kayo ni Ana Kai? Okay, so ang sagot dito is, ako wala na akong hard feelings kay Ana. Kasi, kilala ko yung sarili ko. Sobrang transparent, sa mukha ko pa lang, sobrang transparent na kapag ayoko sa tao or hindi ko gusto, kita nyo na hindi ako comfortable, na hindi ako approachable, ganon. And knowing her, ganon din siya. Hindi siya sasama sa isang sitwasyon o sa isang gathering or sa isang tao na hindi siya okay. Kasi I think parehas kami na hindi kami marunong makipagplastikan. Yun yun. I would say na 100% okay na kami kasi wala naman na kaming awkwardness. And alam nyo ba, when we hang out, alam nyo yun, openly we can talk about what happened and what's the difference now. Yung mga ganon. So, I would say we've grown and matured individually. Ayun, so hope this is the last time that I am addressing or receiving this question. So to sum it up, okay po kami ni Ana. I wouldn't say na ano, na nagpa-plastikan kami. Kasi knowing myself and knowing her, hindi po talaga namin kaya magplastikan. Kasi kung magpa-plastikan kami, wala, sasabog po ulit talaga. Ayun. Everybody happy, we're moving on, we're maturing, yun na yun. Okay, naiilang pa din kay Ate Ana dahil sa issue dati. Paano po kayo nagkaayos? So, okay, yun, hindi na ako naiilang. I believe so na hindi na rin sila naiilang. Parang hindi naman kami nagkaroon ng kailangan. Kasi, nung nag-usap kami, wala. We're both on the same page na we want to move forward. At ganito yun eh, kaya paano ba kami nagkaayos? What everybody didn't know is that it didn't take a year bago kami naging okay. Parang ano eh, kasi paano ba yun? Kasi parang December na feel ko na okay. Feeling ko kaya okay naman na. Ang nangyari is that syempre I was in therapy. Tapos parang na-assess ko sa sarili ko, I need to. And knowing doon, ang importante talaga sa aming dalawa is to amend the friendship with Ana Del Angeloy. So, ayun, hindi alam ni Don, parang nag-message ako kay Ana na kung pwede ko ba siya makausap or pwede ba, willing ba siya makapagkita sa akin on that day. And to my surprise, nag-reply siya and she said yes. From there, nagkita kami, nag-usap. Tapos ayun, okay na. Yun yung hindi alam ng tao na matagal na kaming okay. So, kasi alam niyo yung may mga nare-receive pa ako na ano, ngayon, user daw ako. Parang ako sinong ginamit ko. And, hindi, tapos parang I didn't think na kailangan namin ipakita through the vlogs, through the stories, na okay kami. Kasi para sa aming dalawa, sa aming apat, okay kami. Basta nagkikita kami, nag-usap kami, okay kami. We didn't need to do it publicly or to publish public videos or photos, diba, ganyan. Ayoko lang kasi sa ngayon, honestly, pati yung ang dami kasing nagsisend sa akin ng bagay-bagay na nakikita sa mga forums na parang kahit yung pagkawala ng ni Miko sa akin si Nise na porket nakakasama na daw ulit ako. Actually, in term nga is umiepal na naman daw ako. Kaya sila nawala. Parang labas na ako sa usapan na yon kasi technically employment yon and hindi talaga, hindi ako kaabot usap doon. So hindi ko alam paano ako nadadamay sa mga ganong bagay. Tapos nasasabihin akong user, which is as in never pumasok sa isip ko na
makipag-usap sa isang tao para gagamitin siya, bakit siya gagamitin? Saan ko siya gagamitin, guys? I barely go out. And when I go out, literal, uwi agad. Or, minsan na lang talaga akong lumabas. And most of the time, kasama nun family ni Don, si Don, or sila Annabelle. As in, never pumasok sa isip ko manggamit ng tao. And at the very least, guys, ayokong umangat dahil sa ibang tao. Kumbaga, I'd rather work for it. Kasi iba yung fulfillment pag ganun eh. So, ayun. Sana po, diba, matigil na po tayo sa ganyan. Sa assumptions na ganun. Kasi baseless assumptions na ang negative. And no one needs the negativity right now. Especially with the pandemic, diba? So, yun. Next. Okay, you always want to go back to the past. No. I don't wanna go back to the past. Kasi parang for me, there's no reason to go, to move backwards, to look backwards. I would say na everything that happened sa akin in the past years had a reason. Parang, I think it was God's way of... Shit, sorry. Ayun, anyway, teka lang. Okay, sorry. Actually, medyo hindi ko naman siya tinatago, pero as you all know, I'm struggling. Not really struggling, pero ano nun is the trauma, diba? Parang I have trauma, kaya... Oh, sige, ito yung reason. I don't wanna go back to the past. There's no year that I wanna go back to. Kasi I believe na yung mga nangyari or yung experiences ko the past years was God's way of eliminating the people who will cause more damage to me in the future. Yung ganun. So, okay na sa akin na parang I've been scarred the past years. Okay na yun. At least right now, I'm trying to heal. I'm trying to face the trauma in my own way. Siguro example natin dito yung sa nangyari sa amin. I wouldn't change it. Okay lang sa akin. As in, ganun eh. Sinabi ko to sa kanila. Okay na sa akin yung nangyari sa amin. Kahit man gaano kapangit, kahit gaano kakalat yung nangyari sa amin, okay lang. Kasi it was one way or one of the reasons na parang na-push ko na talaga yung sarili ko na mag-consult for professional help. Although I've been planning it way before, parang it was, parang katok na talaga sa utak ko na. Go, magpa-check up ka na kasi bakit ganyan, bakit ganito. Sobrang, it was a cry for help yun nangyari. Parang awakening na go, magpa-check up ka na. Yun. So, I don't want to go back to the past to change any decisions kasi there's always a reason for why those things happen and why I've decided those things. Yung ganon. So, yun. Next. Okay. Planning to travel abroad with Anna and Jeloy after the lockdown. Yes, actually, napag-uusapan naman. Kasi nga, si Don nga, paso yung passport. So, medyo kinukulit rin siya ni Jeloy na ayusin. Ayusin na. So, ayun. Hopefully, matuloy ang ating travel plans after this pandemic. Next question is pessimistic. somewhat. Kasi when my depression parang is triggered or my panic is triggered, doon medyo nagiging worse talaga lahat ng nasa isip ko. But sa normal ko is I'm a realist na parang doon lang tayo sa facts or we do, parang syempre optimistic tayo in a way na gusto natin maging okay yung mga bagay-bagay. Pero in general, realistic lang po tayo. Yun. Next is 5'5 ang height. Actually, 5'4 and a half.
Ang weird, kasi parang high school ako, ang alam ko, 5'6 ako. Tapos nung tinignan ulit yung, kinuha ulit yung weight ko, ay yung weight, yung height ko, 5'4. Tapos yung sumunod, 5'4 and a half. So hindi ko alam bakit dagdag bawas yung height ko. Sana yung timbang na lang. You love traveling. Guys, hindi na yun sekreto. Yes, I do. As in, parang sobrang nadismaya ako the past year na ang daming travel plans na na-cancel. So hopefully, after ma-roll out lahat ng vaccine, medyo magluwag at mag-leave ang travel bans para matuloy na po ang ating travel plans. Next is, skincare is life. I would say so, yes. Meron ako, pag nakita niyo yung CR, parang may set doon ng St. Ives na ito yung, pag ito yung ginamit kong facial wash, ito yung facial scrub for that. Tapos, of course, ang staple ko din pa rin is the beauty derm set. Beauty set. So, tapos meron din ako na yung St. Ives na moisturizer. And ang pinaka-staple ko, as in ang hindi pwede mawala sa routine, is the Lux Organics Bright Eyes. Dito ko lang siya talaga ginagamit. At sabi, it brightens, lessens the puffiness, and also helps lessen or remove wrinkles. So, ayun. Okay, next is, mahaba ang name. Yes. I have 3 names, guys. It's Eliza Fatima Heather Sarona. Yun yung buong pangalan ko. Hindi ko nasasabihin yung middle name ko kasi pag sinabi ko yun, masyado ng, ano, diba, TMI. Pero yun. Yun yung, ano ko, full name ko. Tapos, Heather lang po talaga yung ginagamit ko ngayon. Tapos, yung mga close sa akin, yung isa kong best friend, si Tio, ang tawag niya sa akin pag nagme-message yan, team. Kasi yun yung tawag sa akin sa bahay, team. Yun, next. You plan to open your own business. Actually, meron naman akong baby project na ginawa nung pandemic. So, parang for a couple of months, I made and sold my own cold brew, which was okay naman. Tapos, ayun, I'm planning to revamp it. So, sana i-follow nyo yung page niya and ma-support nyo din. I'm gonna post it here. Also, the link below para ma-follow nyo. Please, thank you. Okay, next is Mean Girl, guys. Hindi talaga. We quote mean girls, kami ng mga kaibigan ko, but we're not mean girls. Yan lang yun. Naka-online job. Work pa din po ba kayo? Ayun, naka-home base po ako ngayon na work. Tapos, yun, I'm planning to start up again and revamp my coffee business menu. So, sana po ma-support nyo yun. And, yun. If you're looking for an online work, you can look sa mga Facebook page or sa Upwork, LinkedIn. Yun. Next is, matakaw. Guys, grabe yung matakaw. Pero hindi po ako matakaw. Medyo may sakalakasan lang naman kumain kapag nasa, ilo mo, nasa mood. Pero, kaya naman natin magtimpe. Basta yun, hindi naman po ako ganun katakaw. Yes. Next is, first boyfriend si Kuya Don. Yes, he's my first official boyfriend. Next is, gusto nang magpakasal. Naalala ko sa video ko before, sabi ko hindi naman ako yung parang katingkati magpakasal. So, same pa rin naman ngayon. You are planning for your wedding next year. Nope, hindi po next year yung target namin. Ngayon nga, sabi ko rin sa video ko before, we're making plans na rin naman for our future. Yun. Okay, next is, you are already engaged. No po, hindi pa kami engaged. Pero siguro kung ma-engage man kami, for formality na lang talaga siya. Pero hindi ko, alam mo, asyumera lang tayo, asyumera ang palaka pala, pero hindi rin tayo sure, so ayun. But to answer the question, hindi pa po kami engaged. Are you in a healthy relationship? Okay. So, ano bang basis natin sa healthy relationship? Siguro masasabi ko, our relationship right now is way healthier than it was 2 years ago. As in, ito yung time na nagpipick yung condition ko without me knowing that I have a condition. So,
I'm glad na na-surpass namin yung time na yon. And yun, I would say yeah, we're in a healthy place right now. So last question. Sa tagal nyo ni Kuya Don, nag-break na ba kayo kahit isang beses? No. As in, sa almost 7 years namin together, hindi pa kami nag-break kahit isang beses. Though may mga times na yung away namin sobrang, yung pakiramdam niya is make it or break it, hindi kami nag-give up. Parang mag-aaway kami. Pag sobrang lala nung away, ano siya, as in, pagpupuyatan namin yan hanggang sa mga pag-usapan namin, ganyan. So, yung pinakamalalang away namin is, pag iniisip ko siya ngayon, it was during the time na nasa peak ako ng condition ko without me knowing that I have the condition. So, it, as in, parang, I can feel it in myself, nakikita nila sa akin, pero hindi pa ako nag-seek ng professional help that time. So, yun yung mga away namin, sobrang babaw lang ng dahilan. Tapos sobrang lala nung nangyayari. Pero never kami nag-break. Yan lang yun. So, ayun. Hope you enjoyed this Q&A. And sana yung mga questions nyo na in-address ko na kanina na palaging lumalabas is nasagot na po and hindi na po siya ulit bumalik kasi we want to move forward and, you know, ayun. So, have a good day. Thank you!